Simulan na po natin ang ating kwento. 1968 sa bayan pa rin ng Sinawahan. Kasagsagan ng panggagambala ng mga nilalang na kampo ng kadiliman. Ang mga tao sa lugar na ito ay sanay na sa pamumuhay na kasama ang pangamba sa mga aswang. Sanay na ang mga ito sa takot sa mga halimaw tuwing may araw man o gabi. Maraming mga nabiktima na ang mga aswang na ito sa lugar ng Sinawahan. Isang pamilya na nakatira sa lugar na ito, nakikilala na pamilya ng mga aswang. Isang makapangyarihang pamilya na nirerespeto at kinatatakutan sa lugar ng Sinawahan. Bukod kasi sa galing ito sa mayaman na angkan, ay nakikilala din ito bilang mabangis na mga halimaw. Sinong mang haharang sa kanilang daraanan, mga plano at balak, pinapatay ng mga ito. Walang nagawa ang ilan sa mga magsasaka nang sakupin ng mga ito ang sakahan nila ng mga palayan at mais. Kaya ang pamilya nitong si Don Pedro, kilala ito bilang tagapamay-ari ng malawak na palayan, maisan at tubuhan sa lugar ng Sinawahan. Marami itong mga tauhan sa pagsasaka sa kanyang mga lupain at lahat ng mga ito ay lahi ng mga aswang. Kaya kahit na isa man sa mga ito ang mapunta sa patag na lugar, ay pinangingilagan ang mga ito ng mga tao na nakatira sa Sinawahan. Agad na magtatago ang mga bata at kababaihan at umiiwas sa kanila. Ang mga tao naman na hindi sumunod sa kanilang mga pinag-uutos, agad na pinapatay ang mga ito at ginagawang hapunan. Hanggang sa makahanap ng paraan ang mga tao sa lugar sa pamumuno nitong si Kapitan Ernesto, na pag-alaman ng mga ito ang mga bagay na tulad ng mga buntot pagi, mga patalim na gawa sa tanso at bulalakaw, ay agad na makakapatay sa mga aswang, pati na rin ang mga bagakay na kawayan. Kaya bumuo ng grupo ang kapitan para labanan ang mga aswang na ito at nang matigil na ang pamimiste ng mga ito sa kanila. Ngunit mas malakas ang pwersa ng mga aswang. Isa-isang napatay ang mga tauhan nitong si Kapitan Ernesto. Kakaiba kasi ang lakas ng pamilya nitong si Don Pedro, na mas malakas ang kakayahan ng antas nito kumpara sa mga normal na aswang. Hanggang sa pati na itong si Kapitan Ernesto ay nagiging biktima na din ng mga halimaw. Gabi ng Sabado, gumulantang sa lahat ng mamamayan ng Sinawahan ang mga sigawan doon sa bahay nitong si Kapitan Ernesto, at makalipas lamang ang ilang minuto, tumahimik na ang mga ito. At ilang sandali pa, kita ng mga tao ang paglabas nitong si Don Pedro galing sa loob ng bahay ng kapitan. May dala itong isang katawan ng tao, at sa kabilang kamay naman, hawak nito ang dumudugo pang dinukot na puso. Ang bitbit naman itong si Don Pedro ay walang iba kundi ang wala ng buhay na katawan nitong si Kapitan Ernesto. Nakasunod naman ang kanang kamay ng Don, itong si Abuka. Bitbit din ang mga wala ng buhay na katawan ng pamilya nitong si Kapitan Ernesto. Nang hilakbot sa takot ang mga tao doon sa lugar nang makita nila ito, ilang sandali pa, naglalakad na itong si Don Pedro. Naglilibot doon sa mga kabayan kasama itong si Abuka at ang mga tauhan ng mga aswang. Bitbit ang mga nabiktima ng mga ito. Wika nitong si Don Pedro sa bawat madadaanan ng mga kabayan. Tingnan ninyo, kung ayaw ninyong magiging katulad sa mga taong ito, sundin ninyo ang lahat ng aking ipinag-uutos. Lumipas ang ilang sandali, mabilis nang tumalon ang mga aswang at umalis na doon sa lugar. Dala-dala
ang mga bangkay ng pamilya nila ni Kapitan Ernesto. Mas lalong bumabalot ang takot sa buong lugar. Ngayon nawala na ang grupo ni Kapitan Ernesto, kasabay na naglaho na din ang kanilang kaunting pag-asa na makawala sa mga halimaw na ito. Lumipas pa ang mga araw, mayroong mga taong bagong dating sa lugar ng sinawahan. Sina Jimmy, Maki, Tatay Doy at ang anak nito na si Tasya. Mga kamag-anak ang mga ito ni Kapitan Ernesto. Itong si Tatay Doy ay ang nakakabatang kapatid ng kapitan. Sina Jimmy at Maki naman ay ang mga pamangkin nila ni Tatay Doy at Kapitan Ernesto. Matagal na nilang nabalitaan ang tungkol sa mga aswang sa lugar ng sinawahan. Ngunit pinabayaan lamang nila itong si Kapitan Ernesto na pamahalaan ang lugar. Kahit na anong sabi nila, nalisanin na lamang ang lugar na ito. Ngunit ayaw talaga nitong si Kapitan Ernesto na iwanan ang lugar ng sinawahan. At ito na nga, nangyari na ang kinatatakutan nila. Sa pagkamatay ni Kapitan Ernesto galing sa kamay ng mga aswang, hindi na sila makakapayag na hindi nila maipaghiganti ito. May mga kakayahan ang grupo nila ni Tatay Doy sa mga orasyon, dasal at buhay na salita. At bukod pa nito, dala-dala nila ang mga armas na maaaring makakapatay sa mga aswang. Kasalukuyang nakatira ang grupo ng mga ito doon sa isang matalik na kaibigan nitong si Kapitan Ernesto, ang pamilya ni Tatay Ignacio. Sa araw na iyon, masinsinang nag-uusap sina Tatay Ignacio at Tatay Doy sa labas ng bahay, doon sa isang maliit na kubo na nasa likurang bahagi ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Sinabi na din itong si Tatay Ignacio ang kaawa-awang sinapit ng pamilya ni Tatay Ernesto galing sa kamay nila ni Don Pedro. "Hindi din kami magtatagal, Ignacio, dito sa inyo. Ayaw din namin na dumating ang pagkakataon na baka madamay pa kayo. Kapag makakita kami ng magandang pwesto dito sa lugar, agad na simulan namin ang aming mga plano at balak. Dapat nang wakasan ang kasamaan ng mga halimaw na iyan." Ang wika nitong si Tatay Doy. "Huwag kang mag-alala, Doy, at huwag mo munang isipin ang mga bagay na iyan. Matagal na din ang panahon na nababalot kami ng takot at gusto na din namin na makalayo sa mga aswang na iyan. Wala lamang kaming sapat na lakas at kakayahan. Ngayon na narito na kayo, muling nabuhayan kami ng loob at nagkaroon na naman ng pag-asa. Suportado namin kayo at tutulungan namin kayo sa mga balak ninyo." Ang sagot naman nitong si Tatay Ignacio. Ilang sandaling nag-iisip itong si Tatay Doy at pagkatapos, wika nito. "Bukas ng umaga, Ignacio, subukan natin ang manmanan ang paligid ng kanilang hasyenda. Ang balita kasi namin, nakakaibang uri na aswang ang pamilya ng mga ito na mas angat sa normal na mga aswang. Ang hinala namin ni Maki, dalawang uring dugo ng aswang ang dumadaloy sa kanilang mga katawan na nagbigay sa kanila ng kakaibang lakas. Dugo na galing sa mga busaw. Dahil halos lahat ng mga aswang dito sa sinawahan ay nanggagaling sa uri ng mga aswang na busaw, tulad nitong si Doña Petra. At dugo naman na galing sa mga abwak na tulad ng pinanggagalingan nitong si Don Pedro. Kaya nagkaroon ng kakaibang lakas ang angkan ng mga ito. Sasamahan kita bukas, Doy." Ang sabi na lamang nitong si Tatay Ignacio. Batid niyang sobrang seryoso ang grupo nila ni Tatay Doy na tapusin na ang mga halimaw dito sa lugar ng sinawahan. Ang grupo nila ni Tatay Doy ay kinatatakutan din ng mga kampo ng kadiliman doon sa lugar ng Samar. 2 taon na din ang nakalipas simula ng
Bumuo ng grupo itong si Tatay Doy para tugisin ang mga aswang. Kaya tinatawag sila doon na mga aswang slayer sa lugar ng Samar. Bawat mabalitaan nilang aswang na nanggagambala sa mga tao, agad nilang tinutugis ang mga ito at pinapatay. Si Tatay Doy ang namumuno sa kanilang apat dahil na rin sa kanyang mga karanasan sa pakikipaglaban. At halos kilala na nito ang mga uri ng mga aswang at ang bawat kahinaan ng mga ito. Nagtataglay din ito ng kaalaman sa mga orasyon at may hawak din itong natatanging agimat. Sa kanilang apat naman, itong si Maki ang matatawag na pinakamalakas sa kanila dahil sa agimat na taglay nito, ang agimat ng ngipin ng kalabaw. Itong si Jimmy, may mga taglay din ito, hindi nga lamang kasing lakas nila ni Tatay Doy at Maki. At ang nag-isang babae sa grupo na anak ni Tatay Doy, itong si Tasya, ang nagsilbing manggagamot sa kanila at ang mga gumagawa ng mga ritual. May daladalang mga armas din ang mga ito na tulad ng mga buntot pagi at mga patalim na gawa sa mga tanso at bulalakaw. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan nila ni Tatay Ignacio at Tatay Doy, maagang umalis ang mga ito, kasama din itong si Maki para puntahan ang lugar na tinatawag na Uma. Ang lugar na sakop nitong si Don Pedro. Dito makikita ang malawak nitong taniman ng mga mais, palayan at tubuhan. Doon sa taniman ng tubo, nakatayo naman ang maraming mga kubo na tinitirhan ng mga manggagawa o trabahante ni Don Pedro na kapwa mga aswang din. Hindi naman ito kalayuan sa kanila dahil lalakarin lamang ito ng 10 hanggang 15 minuto. May susubukan lamang itong si Tatay Doy bukod sa pagmanman doon sa lugar. Makalipas ang ilang minuto pagdating nila doon, agad na nag-usal ng mga orasyon itong si Tatay Doy para hindi sila maramdaman ng mga aswang. Itinuro naman itong si Tatay Ignacio ang sakop na lupain itong si Don Pedro. Ilang sandali pa, naglilibot pa ang tatlo doon sa paligid ng tubuhan. May mga iniusal-usal na mga orasyon sina Tatay Doy at Maki habang naglalakad ang mga ito. Nang mapadako na sila doon sa kabilang bahagi at makikita ang mga kubo ng mga aswang, nagpasyang umuwi na itong si Tatay Doy. Agad na pumihit ng lakad ang mga ito pabalik. Ngunit doon sa mga kakahuyan na pinanggagalingan nila kanina, nakita nila ang apat na mga katao ang mabibilis na naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Agad na nakaramdam ng pagkatakot itong si Tatay Ignacio. Ngunit nakahawak na din ito sa kanyang itak. Alam nilang mga aswang ang papalapit sa kanila. Wika naman ni Tatay Doy. "Huwag, Ignacio. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Humanda ka na lamang, Maki. Pero hanggat maaari, huwag tayong lumaban." Patuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa makalapit na din ang apat na mga tao sa kanila. Wika agad noong isa, "Ignacio, ano naman ang ginagawa ninyo dito sa lupain ni Don Pedro? Mukhang naliligaw yata kayo, o baka naman gusto ninyong sumama sa aming mga kubo." At ipinakita agad nung isa ang matatalas nitong mga pangil. Si Tatay Doy na ang nagpapaliwanag at humihingi ng paumanhin sa mga ito. Mabuti na lamang at makalipas ang ilang minutong pag-uusap ng mga ito, pinayagan na silang makalabas doon sa paligid ng tubuhan. Ngunit nagbanta ang mga ito sa kanila na kung makikita pa sila sa paligid ng tubuhan, papatayin na sila ng mga aswang. Hindi na ito pinansin pa ni Tatay Doy na itanim na niya
ang mga buto ng halaman ng asidra. Ang mga halaman na ito ang magsisilbing bantay sa mga aswang. Nang makauwi na sina Tatay Doy, kinausap na nito itong si Tatay Ignacio. Sisimula na namin ang aming pakay sa lugar na ito, Ignacio. Pupuntahan na lamang kita kung kinakailangan namin ng tulong mo. Doy, bukas ay darating ang pamangkin ko galing Mindanao. May mga kakayahan din ang pamangkin ko na iyon sa mga orasyon. Makakatulong kami sa inyo. O Ignacio, kakausapin kitang muli kung makabuo na kami ng mga plano. Ang pag-uusap ng dalawang matanda sa araw na iyon, umalis na sina Tatay Doy. Papunta ang mga ito doon sa kakahuyan na malapit lamang sa malawak na tubuan nitong si Don Pedro. Sinadya nila ito ni Tatay Doy para agad makapagmanman doon sa lugar kong kinakailangan. Pagdating nila doon sa kakahuyan, agad na kumuha sila ng mga kagamitan para sa itatayong kubo. Sakto ang nakita nilang pwisto na napagitnaan doon sa dalawang malaking puno ng kahoy, habang mayroon namang malaking batuhan ang nasa likuran ng mga puno. Kumuha sila ng mga kawayan para mahigaan at mga nipa naman para sa gagawing bubong. Pinalibutan din nila ito ng matataas na uri ng mga orasyon na pangbakod para hindi sila maamoy agad, maramdaman at makita ng mga aswang. May mga itinanim din silang mga halaman sa buong paligid. May mga inilagay pa silang mga baging sa palibot para mas maitago nila ang kanilang ginawang kubo. Doon naman sa likuran ng batuan ang kanilang lutuan. Matapos ang kubo na kanilang ginawa, nagplano agad ang mga ito. Mamayang gabi, susubukan nilang manmanan ang malaking bahay nila ni Don Pedro. Wika nitong si Tatay Doy. Mamayang gabi, Jimmy, Tasya, pupuntahan namin ang kinaroroonan ng bahay ni Don Pedro. Kami lamang ni Maki. Maiiwan lamang kayong dalawa. May ipapagawa ako sa iyo, Tasya, para mas mapadali ang aming pagpunta doon at ang gagawin naming pag-alis. Kinagabihan, papaalis na sina Tatay Doy at Maki dahil sa mga kakayahan nitong si Tasya sa kalikasan. Sobrang bilis ng pag-usad nila ni Tatay Doy. Naglalakad lamang sina Maki, pero wala pang 10 minuto narating na nila ang malaking bahay. Nag-iisa lamang itong nakatayo doon sa hangganan ng lupain ito. Sa dulo ng mga taniman ng mais, nandoon ang tirahan nila ni Don Pedro. Malalagong kakahuyan naman ang nasa likod at isang ilog. Nagkarga muna sina Maki at Tatay Doy ng mga orasyon bago mabilis nang tumalilis ang mga ito papunta doon sa likurang bahagi ng bahay. Umakyat ang dalawa sa puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng bakuran. Wika ni Tatay Doy, napapasok siya doon sa loob ng bakuran. Dito ka lamang, Maki. Magmatyag ka sa paligid. Titingnan ko lamang ang bakuran at ang loob nito. May kinuhang papel itong si Tatay Doy na may mga nakasulat na mga salitang Latin, at pagkatapos inilagay niya ito sa sanga ng punong kahoy. Isang pitik ng kanyang kanang kamay, biglang nagliyab ang maliit na piraso ng papel. Ngunit nakapagtataka ang kulay asul na apoy nito at ang unti-unti lamang itong pagsunog sa papel. 3 minuto, kailangan ko nang makabalik agad dito sa ating kinaroroonan, Maki, bago masunog ng tuluyan ang papel na ito. Hindi mararamdaman ng mga aswang ang aking presensya at hindi ako makikita sa loob ng 3 minuto dahil sa aking ginawang orasyon. Mabilis ang kilos nitong si Tatay Doy na tumakbo papasok ng bakuran, at pagkatapos tumalon ito doon sa may balkoni ng bahay. Agad naman itong napatago doon sa mga halaman na nandoon sa balkoni dahil biglang bumukas ang pintuan nito at mayroong 3 katao
ang lumabas. Isang matanda na mahaba ang balbas at dalawang matipuno ang katawan na mga lalaki. Wika ng matanda, "Hercules Abuma, manmanan mo ang pamilya ni Ignacio doon sa patag. Ayon sa sabi ng ating mga tauhan doon sa tubuhan, may mga kasama ang matandang ito na hindi galing dito sa lugar ng sinawahan. Kailangan natin na mag-ingat. Kailangan na malaman natin kung sino ang papasok at lalabas ng lugar na ito." Matapos na makapag-usap ang tatlo, umupo ang matanda doon sa isang magarang upuan. Umalis naman ang isang lalaki at ang isa na tinatawag niyang Hercules. Umupo ito sa harapan ng matanda. Patuloy na nag-uusap ang mga ito at ilang sandali pa, biglang nahinto sa pagsasalita ang matanda at lumingon ito sa pinagtataguan ni Tatay Doy. Malakas ang mga orasyon nitong si Tatay Doy, ngunit ayaw niyang magpabaya. Masyadong maaga pa para malaman ng mga ito ang kanilang plano. At pakiramdam niya, mayroong mga malalakas na mga kakayahan ang mga ito. Sa isang iglap nang tumayo na ang matanda, mabilis nang umigpaw itong si Tatay Doy pababa. Pagbagsak niya sa lupa, mabilis siyang tumakbo doon sa gilid ng bahay at nakita pa niya doon sa may sala, ang iba pang mga kasamahan ng mga ito. Habang tumatakbo, nag-uusal na din ng mga orasyon ang matanda. Mga orasyon na pampalinaw para malaman niya kung ilan talaga ang mga nakatira sa bahay ni Don Pedro. Alam niyang ang matanda kanina doon sa balkoni ay walang iba kundi si Don Pedro na iyon, dahil naramdaman niya ang lakas ng taglay nito. Ilang sandali pa, tumigil doon sa gilid ng bahay itong si Tatay Doy at nagtago ito doon sa mga halamanan. Tiningnan niya ang balkoni. Nakadungaw na doon ang matanda at ang binata. Habang doon naman sa sala, patuloy na nagkikwentuhan ang tatlong babae. Doon naman sa kabilang bahagi ng bahay, may mga naramdaman pang mga aswang itong si Tatay Doy. Kaya tiyak niyang hindi lamang ang pamilya nitong si Don Pedro ang nakatira sa malaking bahay na ito. Maaaring may mga aswang pa na mga tauhan ang mga ito na nasa loob din ng bahay. Nang biglang mawala ang dalawa doon sa balkoni, mabilis nang kumilos itong si Tatay Doy. Tumakbo ito pabalik doon sa malaking puno ng kahoy. Umigpaw ito palabas ng bakuran at sabi agad nito kay Maki, "Tara na Maki, baka maramdaman pa tayo ng mga iyan." Mabilis nang tumakbo ang dalawa papasuot doon sa mga kakahoyan. Habang doon sa malaking bahay, wika nitong si Don Pedro, "Nawala na ang naramdaman ko, Hercules. Unang bisis ito na may mga nilalang ang nasa paligid ng ating bahay. Isama mo ang mga tauhan natin. Libutin ninyo ang buong paligid nitong bahay, pati na rin doon sa kakahuyan. Patayin ninyo kung sino man ang mga tampalasan. May mga itinanim din sa paligid ang mga aswang na ito na mga halaman. Kahit na may mga matataas na pangbakod, sina Tatay Doy at Maki, unti-unting nawawasak ang mga orasyon nila dahil sa amoy ng mga halaman. Naramdaman ng mga ito ang presensya ni Maki, ngunit hindi ang kay Tatay Doy. Nag-iisip na ngayon itong si Don Pedro. Mukhang nakaamoy na ito ng hindi maganda tungkol sa grupo nila ni Tatay Doy. Ang nasa isip kasi nitong si Don Pedro na baka ang mga kasama kanina ni Tatay Ignacio ay maaring mga kalaban nila. At ang mga ito rin ang nasa isip niya na umaaligid sa kanilang bahay. Kaya muling ipinatawag nito ang kanang kamay na si Abuka at inutusan ito na dukutin nila itong si Tatay Ignacio. Habang sina Tatay Doy, nang papasok na ang mga ito ng kakahuyan, agad na nasipat ng mga ito ang anim na mga aswang
ang mabibilis na tumatakbo pababa ng patag. Sa sobrang bilis pa nga ng mga ito, sa ilang segundo lamang agad na naglaho ang mga ito sa kanilang paningin. Maki, sundan natin ang mga iyan. Ang utos nitong si Tatay Doy at pumihit ng takbo ang dalawa, sinusundan ang mga papalayong mga aswang na papunta ng patag. Ang hinala kasi nila ni Tatay Doy na baka maghanap ang mga ito nang pwede nilang mabiktima doon sa patag. Kung magkataon, ang anim na mga aswang na ito ang unang magiging biktima nila sa kanilang plano. Lumipas ang mga minuto sa kanilang ginawang pagsunod sa mga ito hanggang sa sapitin ang palayan doon sa patag. Hanggang sa mabagtanto nila ni Tatay Doy na iba ang pakay ng mga aswang na ito. Dahil pagdating nila doon sa patag, nakita nilang dumiritso ang patutunguhan ng mga ito doon sa lugar nila ni Tatay Ignacio. Naalala ni Tatay Doy ang utos kanina nitong si Don Pedro. Maki, si Ignacio ang pakay ng mga halimaw na iyan. Kailangan natin na unahan ang mga aswang. Hinugot ni Tatay Doy ang armas niya na gawa sa bulalakaw. Sobrang talim ng kanyang itak na kahit na mga bato o bakal, kayang hiwain ito. Ginawa ang itak na ito para lamang sa mga kampo ng kadiliman. Habang itong si Maki, hinugot naman ito ang dalang gulok at ikinarga na din ng dalawa ang kanilang mga taglay na agimat. Bulong nitong si Tatay Doy. Ernesto, ito na ang simula ng aming paghiganti para sa iyo at sa buhay ng iyong pamilya. Uubusin namin ang lahat ng mga aswang dito sa lugar ng sinawahan. Pagkatapos mabilis nang tumakbo ang dalawa papunta doon sa likod ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Sobrang napakatahimik na ang lugar at napakadilim. Wala na din ang mga ilaw ng lampara sa mga bahay na nandoon. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nag-iingay na ang mga aso nila ni Tatay Ignacio at nahawa na din ang mga aso sa mga kapitbahay nila. Kitang-kita na din nila ni Tatay Doy at Maki ang mga aswang na umaaligid sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Kung kanina ay anim ang nakikita nila, ngayon ay mas marami pa. Marahil nandito na din ang kanang kamay nitong si Don Pedro na si Abuka ang nasa isip nitong si Tatay Doy. Nakatago itong si Maki sa isang malaking puno ng mangga na nasa likod ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Habang itong si Tatay Doy, nasa ilalim naman ito ng bahay. Tulog na ang pamilya ni Tatay Ignacio. Tipikal kasi sa probinsya ang matutulog ng maaga. Wala namang ibang gagawin ang mga ito kung gabi dahil tahimik ang bukid. Hindi tulad sa lugar ng bayan na may mga gumagala pa tuwing gabi. Lumipas pa ang ilang minuto, may nakita itong si Tatay Doy na dalawang aswang ang kumapit doon sa isang bintana ng sala at pilit itong binubuksan. Habang mayroon na din ang nagtatalunan doon sa bubong ng bahay. Sa pagkakataon na ito, nagising na itong si Tatay Ignacio at nagtataka ang matanda kung ano ang mga naririnig na mga kaluskos sa paligid. Ginising na din ito ang panganay na anak na lalaki. Jun, gumising ka. Parang mayroong mga nilalang ang nasa paligid. Grabe ang ingay ng mga aso sa labas at may mga naririnig akong mga kaluskos. Kakaibang mga kaluskos. Naintindihan agad nitong si John ang ibig sabihin ni Tatay Ignacio. Kaya kinuha na ng dalawa ang mga itak nila. Ginising na din nila ang isa pang anak na lalaki ni Tatay Ignacio na natutulog doon sa kabilang kwarto. Habang ang isa niyang anak na babae at ang asawa niya
doon nila pinatago sa kwarto nila ni Tatay Ignacio. Dahan-dahan na pumunta ng sala ang mga ito at pagkatapos sumilip doon sa mga maliliit na siwang. Tama nga sila sa kanilang hinala. May mga nilalang ang nasa paligid. Nang marinig nila ang kaluskos doon sa bintana at sa kanilang sala, mabilis na sumilip ang mga ito doon at nakita nila ang dalawang aswang na pilit na binubuksan ang kanilang bintana. Buksan na sana ni Tatay Ignacio ang bintana para tagain ang mga aswang. Ngunit napaigtad ang matanda nang makitang mayroong isang napakabilis na nilalang ang umibis at inabot agad ang dalawa ng mga aswang. Inabot ang mga ito ng tagpas. Nang bumagsak ang isa doon sa lupa, dahil tinamaan ito ng taga ni Tatay Doy sa liig, pinagtataga pa ito ng matanda hanggang sa mapatay. Pagkatapos, hinabol agad ni Tatay Doy ang isang hindi napuruan na tumalon agad papunta doon sa damuhan habang namimilipit ito sa sakit dahil sa sugat nito sa dibdib. Agad na naabutan ito ni Tatay Doy at tinagpas pa niya ito sa ulo. Napaangil na lamang ito nang bumulagta at agad na binawian ng buhay. Nagkagulo agad ang mga aswang. Hindi kasi nila inaasahan ang mga pangyayaring iyon. Wala silang alam kung sino ang mga umaatake sa kanilang kasamahan. Kaya ang mga aswang na nasa bubong, nagtatalunan ang mga ito papunta doon sa punong mangga kung saan naman nandoon nagtatago itong si Maki. Napangiti na lamang itong si Maki dahil ang mga kalaban na ang mismong lumalapit sa kanya. Gamit ang dalawang gulok, mabilis na umigpaw itong si Maki at hinataw agad ang dalawang papatalon. Tinamaan niya sa liig ang isa, kaya agad itong bumagsak sa lupa, habang ang isa pa sa ulo naman ito tinamaan. Nakakapit pa ito doon sa sanga ng punong mangga at nakatalon pa papalipat doon sa kabilang sanga. Ngunit agad na sinundan ito ni Maki at inabot ito ng mga tagpas. Tinamaan ito sa batok, ulo at likod na agaran na ikinabagsak nito sa lupa at ikinamatay. Habang ang dalawa pa, tumalon ang mga ito sa lupa para tulungan ang mga nakabulagtang mga kasamahan. Ngunit nandoon na itong si Tatay Doy. Bago pa makahuma ang isang aswang, tinamaan na ito ng tagpas ng albularyo. Galit na itong si Tatay Doy. Walang awang pinagtatagpas nito ang mga aswang doon sa ilalim ng mangga. Mga kampun kayo ng demonyo. Nararapat lamang sa inyo ang mamatay. Pagbayaran ninyo ang ginawa ninyo kay Ernesto. Ang wika pa nitong si Tatay Doy habang patuloy na pinagtataga nito ang mga aswang. Patay agad ang isa at tadtad naman ng taga ang isa pa at sumunod na din ito sa pagbulagta sa lupa. Tumalon agad itong si Maki doon sa tabi ng kanyang ama. Tatay Doy, mayroon pang mga aswang doon sa harap. Oo, Maki, natitiyak kong ang kasama na iyan doon sa isang matanda doon sa malaking bahay. Mabilis na kumilos ang dalawa at tumakbo ang mga ito papunta doon sa harapang bahagi ng bahay nila ni Tatay Ignacio. At nakita nila ang tatlong mga nilalang na nakatayo doon sa gilid ng sagingan. At titig ng titig pa ang mga ito kina Tatay Doy at Maki. Nakipagtitigan na din sina Tatay Doy at dahan-dahan nang naglalakad ang mag-ama papunta doon sa mga aswang. Habang doon sa loob ng bahay, kitang-kita nila ni Tatay Ignacio at rinig na rinig ang mga paglalaban sa labas. Kita nila doon sa punong mangga ang mga ginawang pag-atake nila ni Tatay Doy at Maki at rinig nila
ang angil at mga panagoy ng mga bawat bumagsak na mga aswang sa lupa. Nang magtakbuhan ang mga nilalang sa labas, papunta doon sa harapan. Mabilis din na lumipat sina Tatay Ignacio doon sa kabilang bintana sa harap. At kitang-kita nila ang dalawang nilalang na may hawak na mga mahahabang patalim. At dahan-dahan na naglalakad ang mga ito doon sa kanilang sagian. May naaninag din ang mga ito na may mga nilalang ang nakatayo doon sa gilid ng sagingan. Dahil medyo mayroong liwanag ang buwan, nakikilala nila ang dalawa sa mga ito. Kahit pa may mga takip ang mga mukha ng dalawa na isang tila, nakikilala pa rin ni Tatay Ignacio ang mga ito batay sa kanilang pangangatawan at kasuotan. Wika ni Tatay Ignacio, "Sinadoy at Maki ang mga iyan." Nagsimula na nga sila sa kanilang balak at pakay. Pero ang katanungan naman sa isip nitong si Tatay Ignacio, bakit napunta ang mga aswang sa kanilang lugar at sa bahay pa nila mismo? Nang papalapit na sina Tatay Doy at Maki doon sa tatlong mga aswang, biglang tumuwad ang dalawa sa mga ito at umaangil. Sabi nung isang lalaki na kanang kamay ni Don Pedro, "Ang lakas naman ng loob ninyo para kalabanin kami. Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa aming mga kasamahan." At bigla itong umigpaw patalon doon sa sagingan. At ilang sandali lamang, nagpalit agad ito ng anyo sa pagiging uwak at mabilis nang lumayo doon sa lugar. Ganon din ang ginawa ng dalawa pa nitong kasamahan. Mabilis na nagpalit ang mga ito ng anyo sa pagiging uwak at lumipad pa itaas. Mabilis na nag-uusal ng orasyon itong si Tatay Doy at itong si Maki. May kinuha itong balisong at inihagis ito doon sa mga aswang. Tinamaan ni Maki ang isa sa mga ito sa likod, kaya agad naman itong bumulusok at bumagsak sa lupa, habang ang isa pa agad itong nakaramdang ng panghihina nang matamaan naman ng mga ginawang orasyon ni Tatay Doy, kaya bumagsak na din ito doon sa damuhan. Mabilis na tumakbo sina Tatay Doy at Maki habang hindi pa bumalik ang lakas ng dalawang aswang. Pinagtataga na nila ito hanggang sa mamatay. Ilang sandali nang humupa na ang labanan, nakita nila ni Maki at Tatay Doy na bumukas ang bintana ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Sabi agad ng matanda, "Doy, Maki, kayo ba ang mga yan? Bababa kami, tutulungan namin kayong mailigpit ang mga napatay ninyong mga aswang." Kumakaway lamang itong si Tatay Doy kay Tatay Ignacio bilang pangsanayon sa mga sinasabi nito. Ilang sandali pa, lumabas na ng bahay itong si Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak nito. Agad na nag-uusap ang dalawang matanda. Sinabi na din ni Tatay Doy kay Tatay Ignacio na dapat nang mag-ingat ang mga ito dahil naghihinala na ang pinuno ng mga aswang na si Don Pedro sa kanila. Ngayon, napagtanto na ni Tatay Ignacio kung bakit maraming mga aswang ang umaatake sa kanila ngayong gabi. Gusto ng mga ito na bihagin siya. "Huwag kang mag-alala sa akin, Doy. At huwag mo nang isipin ang aking kapakanan. Bukas ng umaga, darating na ang aking pamangkin." Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, iniligpit nila agad ang mga napatay nila ni Tatay Doy at Maki na mga aswang at sinunog nila ang lahat ng mga ito doon sa likod ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Pagkatapos, umalis na sina Tatay Doy at Maki. Papauwi na ang mga ito doon sa gubat. Matapos na makapagpaalam kay Tatay Ignacio, nang mabalitaan naman ni Don Pedro ang mga nangyari sa kanyang mga tauhan, galit na galit ito
at agad na nagpatawag ito ng pulong kinabukasan. Pinuntahan ng mga ito ang mga kabayan ng Patag. Kasama ni Don Pedro ang asawa nito, mga anak at ang kanang kamay na si Abuka. Kasama din ang ilan sa mga abwak. Lahat ng mga bahay doon sa Patag ay pinasok nila. Hinala kasi nitong si Don Pedro na ang mga pumatay sa kanyang mga tauhan ay nasa lugar lamang na iyon nagtatago. Hanggang sa makarating ang grupo ng mga ito doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Wika agad nitong si Don Pedro, "Ignacio, nasaan na ang mga bisita mo na kasama mo doon sa pagpunta sa aking tubuhan?" Lumabas na din ng bahay itong si Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak na lalaki at nakasungaw naman doon sa may pinto ang bagong dating na pamangkin itong si Tatay Ignacio kasama ang isang kaibigan. Sa likod naman ng pintuan nakatago ang kanilang mga armas kung sakaling may gagawing masama ang mga ito sa kanila. Sagot naman itong si Tatay Ignacio, "Umalis na sila Don Pedro kahapon. Bumalik na sila sa lugar ng mabuhay." Lumapit pa itong si Don Pedro kay Tatay Ignacio, "Ignacio, alam mo na ang mga mangyayari sa mga taong kumakalaban sa akin." At kita nila ang paglabas ng matatalas ng ngipin nito at ang mga matutulis na kuko. Tumitig din sa mga mata ni Don Pedro itong si Tatay Ignacio. Nagpipigil lamang ito sa galit. "Alam ko, Don Pedro, huwag kayong mag-alala dahil wala kaming kinalaman sa mga nangyayari sa mga tauhan mo dito sa paligid ng aking bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit umaaligid ang mga ito kagabi." Biglang bumalasik ang muka nitong si Don Pedro. "Ignacio, mag-iingat ka lamang dahil lubhang delikado ang lugar na ito para sa iyo at ng iyong pamilya, lalong-lalo na pagkagat ng dilim." Nang walang makitang palatandaan na nagtatago ang mga pumatay sa kanyang mga tauhan doon sa lugar ng Patag, bumalik na agad ang mga ito sa kanilang lugar at may mga tauhan itong inutusan para halugugin ang gubat sa pagkagat ng dilim. Hinala nitong si Don Pedro na baka nandoon ang mga ito nagtatago. Kasama nitong si Abuka, ang mahigit sa 20 mga aswang ang pumasok doon sa kakahuyan. Habang itong si Hercules, inutusan niya itong puntahan ang bahay nila ni Tatay Ignacio. Kasama naman ito ang mahigit sa 10 mga aswang. Ang utos ni Don Pedro, napatayin ang lahat ng membro ng pamilya nitong si Tatay Ignacio. Habang doon sa Patag, pagkagat ng dilim, nakahanda na si Tatay Ignacio. Nasa pantawan ang mga ito ng kanilang bahay, nakaupo at pinakiramdaman ang buong paligid. Kasama niya ang 2 anak na lalaki, ang bagong dating na pamangkin na si Rico at ang kasama nitong kaibigan na isang antinggero. Dala ng mga anak niya ang mga itak na gawa sa tanso, habang itong si Tatay Ignacio dala naman ang mahabang itak at ang isang buntot pagi, habang ang kanyang pamangkin na si Rico at ang kaibigan nito bitbit ang pana at palakol. "Ramdam ko na hindi na ipagbukas pa ng mga ito ang gagawing paghiganti sa atin. Alam kong galit na galit sa akin si Don Pedro dahil naghihinala na ito sa akin. Sa pagdating ninyo sa aming lugar, Rico, ito na ang tamang pagkakataon para labanan ang mga kampo ng demonyo. Tutulungan natin sina Maki at Doy sa pakikipaglaban sa mga aswang na ito." Ang sabi nitong si Tatay Ignacio, ang sagot naman ng kanyang pamangkin, "Ito ang aming pakay sa pagpunta sa lugar ninyo, Tatay Ignacio. Dapat pa rin natin na mag-iingat dahil naramdaman ko kanina na kakaiba ang lakas ng matandang
nakakaharap at nakakausap mo. Uri ko, ang pamilya ni Don Pedro, ayon nga sa sabi ni Doy, may lahi ito naggaling sa dalawang angkan ng mga aswang. Habang doon naman sa Kakahuyan, plano nila ni Tatay Doy at Maki na puntahan ang mga kubo ng mga abwak, kasama na ang dalawa pang kasamahan nila na sina Jimmy at ang anak na si Tasya. Kahit na sinuman sa mga aswang na nasa lugar na ito ay walang karapatang mabuhay. Plano nila na patayin ang lahat ng mga aswang dito sa lugar. Habang naghanda sa gagawing lakad sina Tatay Doy, biglang napatitig ito doon sa mga Kakahuyan at nakita nitong nagsiliparan ang mga ibon sa buong paligid. Mas nag-iingay din ang mga palaka at ang mga kuliglig. Wika nitong si Tatay Doy, mukhang mayroong hindi tama sa mga nangyayari ngayong gabi, Maki. Nag-usal agad ang dalawa ng mga orasyon. Ilang sandali pa, lumabas ng bahay itong si Tatay Doy. Ilang minutong pinakiramdaman ito ang buong paligid. At pagkatapos, mabilis itong pumasok ng kanilang ginawang kubo. Sabi agad ito kay Maki, may mga aswang ang papasok sa gubat. Maaaring ilang minuto ang lumipas, makakarating na ang mga ito sa ating kinaroroonan, Maki. Malalakas ang ating mga pambakod. Ang iniisip ko lamang, baka may kasama ang mga ito na marunong din sa mga orasyon. Ano ang gagawin natin, Tatay Doy? Ang tanong nitong si Maki. Maki, Jimmy, Tasya, humanda na kayo. Aabangan natin ang mga aswang na iyan at uubusin natin dito sa loob ng Kakahuyan. Mabilis na nagsipaghanda ang mga ito. Pagkatapos, lumabas na sila ng kubo. Dala-dala na ang kanilang mga armas. Mabibilis ang kilos nila ni Tatay Doy hanggang sa mapadako sila at nagtatago na sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. 5 minuto lamang ang nakalipas, nasipat na nila ang grupo ng mga aswang. Pinakiramdaman nila itong mabuti at inaalam ni Tatay Doy kung mayroon bang mga kasama ang mga ito na mayroong malakas na kakayahan sa mga orasyon. Hanggang sa makita niya ang isa sa mga lalaki na kausap ni Don Pedro doon sa kanilang malaking bahay kahapon. Mas malakas ang pwersa nito kumpara sa mga kasamahang mga aswang. Kaya mabilis na lumapit itong si Tatay Doy sa kanyang mga kasama. Sabi nito, ang isang iyan, mag-iingat kayo. Maaaring membro yan ng pamilya ni Don Pedro. Malakas ang kanyang mga taglay. Maki, ikaw na ang bahala sa isang iyan. Hayaan natin na makalagpas ang grupo nila sa ating pinagtataguan at aatakihin natin sila galing sa kanilang likuran. Ilang sandali pa nang makita nilang papadaan na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan at nang makalagpas na. Walang inaksayang oras itong si Tatay Doy. Suminyas na ito sa kanyang mga kasama para simula na ang mga pag-atake. Habang itong si Maki, umigpaw ito papunta sa itaas ng puno ng kahoy para abangan ang pinuno ng mga ito na si Abuka. Ilang sandali pa, gulat na gulat ang mga aswang nang biglang sumulpot sa kanilang likuran sina Tatay Doy, Tasya at Jimmy. Pati nga itong si Abuka, gulat na gulat din ito dahil kahit na may mga inilatag na siyang mga orasyon, hindi nila naramdaman ang presensya ng mga kalaban sa paligid. Kaya napagtanto agad nito na mayroong malalakas na taglay ang kanilang mga kalaban at kakayahan sa orasyon. Batid niyang kahit na mas marami ang kanilang bilang, alanganin pa rin ang kanilang sitwasyon dahil naramdaman niyang malalakas ang mga taglay ng mga taong papasugod sa kanila.
Nang maabot agad ang tatlong mga abwak, agad na bumulagta ang mga ito nang matamaan ng mga pag-atake nila ni Tatay Doy. Basag ang bungo at putol ang mga liig nang matamaan ang mga ito ng mga pagtagpas. Sumunod na bumagsak ang dalawa pa sa mga aswang nang pagtatagpasin ang mga ito ni Tatay Doy. Sobrang bibilis kasi ng tatlo. Kahit na napapatras agad at umiilag ang mga abwak, naabot pa rin sila agad ng mga pag-atake ni Tatay Doy. Kumilos agad itong si Abuka. Umigpaw agad ito para harangin ang tatlong mga kalaban na patuloy na umaatake sa kanyang mga tauhan. Ngunit hindi pa ito nakarating doon sa likuran. Biglang may isang nilalang ang umigpaw galing sa itaas ng puno ng kahoy at inabot agad ng mga tagpas itong si Abuka. Kaya napatalon ito paiba ng direksyon para maiwasan ang mga ginawang pag-atake nila ni Maki. Nagpulasa naman agad ang ibang mga abwak. Mayroong tumalon papunta ng mga puno ng kahoy. Mayroong nagtago agad sa ilalim ng lupa at may mga nag-anyong uwak para pansamantalang makalayo muna sa grupo nila ni Tatay Doy. Agad naman na naibato ni Tatay Doy sa mga ito ang mga orasyon na pampahina. Kaya ang mga nag-anyong uwak na mga abwak, agad na bumagsak ang mga ito sa mga puno ng kahoy at doon sa mga damuhan. Mabilis na dinaluhong nila ni Jimmy, Tasya at Tatay Doy ang mga ito at pinagtataga. Maririnig mo sa buong paligid ang ingay ng mga angil at ang mga hiyawan ng mga aswang. Habang sina Abuka at Maki, patuloy na naglalaban ang mga ito. Malakas din ang pinuno ng mga aswang. At nasasabayan noong una itong si Maki. Ngunit kalaunan, tinamaan na din ni Maki itong si Abuka sa kanyang likod at balikat. Napaangil ito at napatalon paatras doon sa mga damuhan. Ang mga abwak naman na nagtatago sa ilalim ng lupa, nagsilabasa na din ang mga ito nang mayroong ibinudbod itong si Tatay Doy sa ibabaw ng lupa at pinabaunan ang mga ito ng mga orasyon. Namimilipit agad ang mga abwak na parang nasusunog ang kanilang buong katawan. Patuloy na pinagtatagpas nila ang mga ito, pati nga itong si Maki. Mabilis na sinundan ang pinuno ng mga aswang doon sa damuhan at doon patuloy na inatake. Kinubawan ito ni Maki sa likod at pilit na inabot ang liig para gilitan. Ngunit nagpatalon-talon ito sa mga puno ng kahoy para makawala sa pagkakahawak nitong si Maki, hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa may batuhan. Dito na nagawa ni Maki na maisandal ito doon sa batuhan para hindi na makawala pa, hanggang sa tuluyang magilitan ni Maki itong si Abuka sa liig nito. Kahit na nag-usal ng mga orasyon ang aswang, agad naman na sumabay itong si Maki sa pag-uusal din ng mga orasyon at nawasak ang bawat gagawin ng aswang na mga dasal at orasyon. Ilang bisis na hiniwa nitong si Maki ang liig nitong si Abuka na kamuntikan pang mapuputol ang liig nito. Nang bitiwan ito ni Maki, agad na gumulong ang katawan nito doon sa batuhan at bumagsak sa lupa. Agad din itong binawian ng buhay. Umaalulong ang mga natitirang agwak nang makita ng mga ito na natalo na ang malakas na kanang kamay nitong si Don Pedro. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang buong kakahuyan. Napatay na nila ang lahat ng mga aswang na pumasok doon sa gubat. Nagkalat ang mga bangkay ng mga ito sa paligid ng kakahuyan. May mga nasasanga ng mga puno ng kahoy at ang ilan nakalubog sa ilalim ng lupa. Utos agad nitong si Tatay Doy na hakutin nila ang mga bangkay doon sa labasan ng gubat at doon nila ito susunugin para makita ng mga kasamahan nitong mga aswang, lalo na
sa pamilya nitong si Don Pedro kung paano nila pinatay ang mga kampo ng kadiliman na mga tauhan nito. Ilang minutong pabalik-balik ang apat at bit-bit ang mga bangkay ng mga napatay nilang mga aswang. Ilang sandali pa, nagliyab na ang mga katawan ng mga ito nang sunugin nila doon sa labasan ng kakawyan. Mabilis na din na umalis doon sa lugar ang grupo nila ni Tatay Doy at bumalik doon sa kanilang kubo. Kitang-kita ng mga kasamahang abwak ang mga nasusunog doon sa gilid ng kakahuyan. Pati nga itong si Don Pedro, kita din galing sa kanyang malaking bahay ang mga nagliliyab doon sa unahan na hindi pa nga nila alam kung ano ang mga nasusunog doon. Agad na pinuntahan ito ng Don kasama ang mga tauhan ito para alamin kung ano ang mga nasusunog doon sa lugar ng labasan ng kakahuyan. Pati ang ilan sa mga abwak na nakatira doon sa tubuhan, pumunta na din ang mga ito doon sa gilid ng kakahuyan. Habang doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio, agad na napatayo itong si Rico nang maramdaman ang mga presensya ng mga aswang sa paligid. "Bakit, Rico?" ang tanong agad nitong si Tatay Ignacio. "Tatay Ignacio, tama ka nga sa iyong hinala. Nandito na ang mga kampo ng kadiliman." Agad na napahawak ng mahigpit ang mga ito sa kanilang mga itak at buntot pagi. Tahimik lamang ang mga ito at nakikiramdam sa paglipas ng mga minuto. Itong si Rico at ang kaibigan nito, sinipat-sipat na nila ang sagingan doon sa unahan. Dahil doon naramdaman itong si Rico ang presensya ng mga aswang. Ilang minuto na pinakiramdaman nila ang mga ito hanggang sa may mga narinig silang mga kaluskos doon sa likod ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Hanggang doon sa kanilang manggahan, narinig nila ang mga nababaling sanga. "Dito ka lang, Magno. Titingnan ko lang ang likuran ng bahay." Ang sabi nitong si Rico at mabilis na itong umibis papunta doon sa likuran. Sumilip itong si Rico doon sa mga maliliit na butas. Dito niya nakita ang apat na mga aswang ang umaaligid doon sa likod. Tutuwad tatayo at tutuwad ang mga ito at pagkatapos magtatakbuhan papunta doon sa mga puno ng mangga. Lumipas pa ang ilang sandali, tumakbo pabalik din agad ang mga ito doon sa likuran ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Hanggang sa biglang mayroong kumakalabog doon sa bubong ng bahay nila. Pero hindi natinag sina Tatay Ignacio. Pinakiramdaman lamang muna nila ang mga ito. Hanggang sa may narinig na sina Tatay Ignacio doon sa may pantawan ng mga mahihinang angel galing naman doon sa mga malapit lamang na sagingan. Ang kasama nitong si Rico na si Magno, dahan-dahan na itong dumungaw doon sa pantawan para mas marinig at maaninag ang mga narinig nilang angel. Ngunit doon sa baba, mayroon na palang dalawang aswang ang nakakalapit doon at hindi nila namalayan. Agad na inabot ang ulo nitong si Magno. Hinila ito ng aswang pababa doon sa lupa. Dahil hindi nakahawak ng maayos itong si Magno at nawalan ng balanse, tuluyan nang bumagsak ito sa lupa. Dito na nagsimula ang bakbakan ng mga ito. Nagsitaluna na din pababa sina Tatay Ignacio at ang dalawang anak nito na lalaki. Sumigaw na din itong si Tatay Ignacio na isara ng kanyang asawa ang pintuan doon sa may pantawan. Mabilis naman ang kilos nitong si Magno. Agad na hinawakan din nito ang aswang na nakahawak sa kanyang liig. Hindi na ito binitiwan pa ni Magno hanggang sa maisandal niya ito doon sa dingding ng bahay at pinagtatagpas na ito ng palakol. Makailang bisis itong tinamaan sa ulo ni Magno, kaya agad itong pumalahaw, umaangil at bumagsak ito ng lupa. Habang ang isa pa, naabot ito ni Tatay Ignacio ng mga hampas ng buntot pagi.
kaya agad na napapahiyaw ang aswang at napatakbo doon sa mga sagingan. Nagpalingon-lingon sina Tatay Ignacio. Kitang-kita nila ang mga aswang doon sa bubong ng kanilang bahay at ang iba pang mga aswang doon sa itaas ng punong mangga. Nang sabay ng mapalingon ang mga ito, nang marinig ang angil ng aswang doon sa may kusina. Angil na parang sobrang nasasaktan. Kaya wika nitong si Tatay Ignacio, napuntahan muna nila ang sagawing may kusina kasama ang dalawang anak. Habang nagpaiwan naman itong si Magno para bantayan ang mga aswang na pansamantalang umatras muna papunta doon sa sagingan. Doon sa kusina, nakakaharap na pala nitong si Rico ang mga aswang at kasama na ng mga ito ang namumuno sa kanila, ang anak nitong si Don Pedro. Malakas din ito, kaya nahihirapan din itong si Rico sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napabagsak na niya ang dalawa sa mga ito, ngunit nasusugatan din siya nitong si Hercules, ang anak ni Don Pedro. Pagkadating naman nila ni Tatay Ignacio, sabi agad nitong si Rico, "Tatay Ignacio, bumalik na kayo doon sa harapan. Ako na ang bahala sa mga aswang dito sa likod." "Pero Rico, kailangan mo ang tulong namin." "Huwag na, Tatay Ignacio. Kaya ko na ang mga ito." Ang iniisip kasi nitong si Rico, baka mapahamak pa sina Tatay Ignacio. Kakaiba kasi ang nakita niyang lakas sa isa sa mga aswang, itong si Hercules. "Umalis na kayo, Tatay Ignacio." Muling wika nitong si Rico, kaya napatakbo pabalik doon sa harap sina Tatay Ignacio at ang dalawang anak nito. Utos din itong si Hercules sa tatlo nitong mga natitirang kasama, "Doon na kayo sa harap. Ako na ang bahala sa isang ito." Dahan-dahan naman na umatras ang mga aswang at pagkatapos, nagtatalunan na ang mga ito papunta doon sa harapang bahagi ng bahay. At ang mga nagtatalunan patras doon sa mga sagingan, muling lumalapit na ang mga ito sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Ilang sandali pa ang lumipas, wika nitong si Hercules kay Rico, "Malakas nga ang mga taglay mo kung papayag ka, para wala nang makikialam sa ating labanan. Doon na tayo sa may kakahuyan maglalaban. Hindi ko alam kung saan kayo galing at bakit kayo napunta dito sa lugar ng sinawahan. Ngunit pagsisihan ninyo ang pangingialam ninyo dito sa aming lugar." Ang sagot naman nitong si Rico, "Tinatanggap ko ang hamon mo, demonyo. Tatapusin ko ngayon ang buhay mo at ng lahat ng mga kampon mo na mga aswang." Ngumisi lamang itong si Hercules at pagkatapos, sabay nang tumakbo ang dalawa papunta doon sa kakahuyan. At pagdating doon, narinig nitong si Rico na may mga binabanggit na mga banyagang salita itong si Hercules. At makalipas lamang ang ilang sandali, nakaramdam ng panghihina ang katawan nitong si Rico at umiikot ang kanyang paligid. Alam niyang isa itong mataas na uri ng orasyon. At nakita niyang biglang nawala sa kinatatayuan itong si Hercules at papasugod na nga ito sa kanya. Mabilis na kinuha nitong si Rico ang kanyang patalim na nakasuksok sa kanyang tagiliran at hiniwa niya ang kanyang braso para bumalik ang kanyang normal na pakiramdam. Ilang sandali ang nakalipas, matapos na magawa niya ito, agad na naramdaman niya na bumalik na ang kanyang dating lakas. Nang akmang sasakmali na sana siya nitong si Hercules, mabilis ang kanyang galaw at hinagilap niya ang braso ng aswang. Pagkatapos, ibinagsak niya ito sa lupa kasabay ng pagpatama nito ng siko sa mukha at isa pang sipa sa tagiliran. Nasanhi ng napaigik itong Hercules
Ngunit nakapagpakawala agad ito ng mga kalmot at tinamaan naman itong si Rico sa dibdib at balikat. Nasaktan man ang anting giro, ngunit hindi na niya binitiwan pa ang aswang at kinubawan na niya ito sa likod. Iniipit ang liig gamit ang kanyang kanang braso at ang isang kamay na may hawak na patalim. Pinagsasaksak na ang iba't ibang parte ng katawan nitong si Hercules. Umaangil na ito ng napakalakas at pilit na inabot itong si Rico ng mga kalmot. Ngunit hindi na ito tinigilan pa nitong si Rico sa pagsaksak gamit ang patalim, kasabay din ng mga pag-uusal ng mga banyagang salita, hanggang sa mangingisay na nga itong si Hercules. Kahit na bumagsak na ito sa lupa, pinagsasaksak pa ito ni Rico at pagkatapos pinugutan pa niya ito ng ulo. Mabilis na bumalik itong si Rico, bitbit ang ulo nitong si Hercules doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio. Naabutan pa niya doon ang mga aswang na umaaligid kina Tatay Ignacio na nanatiling nakikiramdam at nakahanda doon sa harapang bahagi ng bahay. Gumagapang ang mga aswang doon sa gilid ng sagingan at nagtatalunan naman ang iba pa doon sa mga puno ng kahoy na nasa tabi ng sagingan nila ni Tatay Ignacio. Agad na itinapon ni Rico ang ulo nitong si Hercules doon sa mga aswang. Wika agad nito, "Nandito ang ulo ng inyong pinuno. Dalhin ninyo iyan." Pati nga sina Magno at Tatay Ignacio nagulat sa ginawa nitong si Rico at napagtanto nila na napatay na nitong si Rico ang anak nitong si Don Pedro. Umaalulong agad ang mga aswang nang makita nilang gumugulong ang ulo nitong si Hercules sa lupa. Ilang sandali pa, mabilis nang pinulot ito nung isang aswang at mabilis nang umalis ang mga ito doon sa paligid ng bahay nila ni Tatay Ignacio. Habang ang grupo naman nila ni Don Pedro at ng mga abwak na paalulong ng napakalakas ang mga ito nang makita ang mga nasusunog doon sa labasan ng gubat. Nang makita nila ang patuloy na mga nagliliyab na mga katawan ng mga kasamahang aswang, habang ang karamihan sa mga ito ay nagiging abo na at natupok. Napayuko itong si Don Pedro. Nakakuyom ang mga kamao at nakalabas ang matutulis nitong kuko. Sa kanyang isip ngayon, ibig sabihin, lahat ng kanyang mga inutusang aswang na pasukin ang kaloob-looban ng gubat ay patay na, kasama pa ang kanyang kanang kamay na si Abuka. Hindi na malaman nitong si Don Pedro ang gagawin. Paano niya mahagilap ang mga pumatay sa kanyang mga tauhan? At alam niyang malalakas ang mga ito dahil sa loob lamang ng ilang oras, napatay na ng mga ito ang kanyang mga tauhan, kasama pa ang isa sa mga pinakamalakas ng kanyang hanay. Mabilis nang bumalik ang mga ito sa kanyang bahay, pinatawag na din niya ang lahat ng mga abwak doon sa lugar. Sa isip ng pinuno ng mga aswang, hindi na kailangan na ipagbukas pa ang pagpupulong dahil plano niya bukas ng umaga salakayin na nila ang mga kabayan doon sa patak. Uubusin na nila ang lahat ng mga taong nakatira sa lugar ng sinawahan. Gagalugarin din nila ang buong kagubatan para ipakita sa mga kumakalaban sa kanila ang kanilang bangis. Hihintayin lamang niya ang pagbabalik ng grupo nila ni Hercules. Lahat ng mga abwak doon sa tubuhan, pumunta ang mga ito sa bakuran ng bahay nila ni Don Pedro. Nasa 17 mga abwak ang pumunta doon. Agad na pinulong ni Don Pedro ang mga ito at nagplano para sa gagawing malawakang pag-atake mamayang madaling araw.
Makalipas ang ilang minutong pagpupulong ng mga ito, dumating na din ang mga natitirang aswang na inutusan ni Don Pedro doon sa bahay nila ni Tatay Ignacio. At lalong nang gagalaiti sa galit itong si Don Pedro at nagtatangis dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na lalaki. Angil at mga alulong ang maririnig sa buong paligid ng bahay nila ni Don Pedro. Napaluha na rin ang pinuno ng mga aswang. Sa isang gabi lamang, napatay ng mga kalaban ang dalawa sa kanyang pamilya. Dahil sa pagkamatay ng isa sa pamilya nitong si Don Pedro na si Hercules, ipinagpaliban muna ng mga ito ang gagawing malawakang pag-atake doon sa patag. Kailangan muna nilang magbigay ng mga ritual para sa napatay na si Hercules. Kinabukasan, maagang nagpunta ang pamilya nitong si Don Pedro doon sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Mayroong batuhan ang nandoon at mayroong isang malaking altar. Nakatayo doon ang ribulto ng isang diablo. Isang ribulto na may pakpak at may hawak na isang karet. Nandoon din ang mga abwak para dumalo sa ritual ng pagpapaalam sa isa sa mga itinuring nilang Panginoon. Doon naman sa kagubatan, sina Maki at Tatay Doy, maagang nagmamasid din ang mga ito doon sa mga kabayan sa tubuhan nang mapansin ng mga ito na walang sinumang mga nilalang ang nandoon. Nagtataka agad ang mga ito at nagpasyang puntahan ang bahay nila ni Don Pedro para magmanman. Gamit pa rin ang mga kaalaman ng dalawa sa mga orasyon, mabilis nang umaaligid ang mga ito sa bahay ni Don Pedro. Ngunit tulad noong mga kabayan sa tubuan, sobrang napakatahimik ng bahay at wala silang nakitang anumang tao sa loob at labas. Ilang sandali pa, sabay na napatiting sina Tatay Doy at Maki doon sa unahan ng likuran ng bahay dahil may narinig ang mga ito na mga angil at alulong. Mabilis na tumakbo doon sa kabayan ang mga ito at tumawid sa kabilang bahagi ng ilog. Agad naman na napahinto sa pagtakbo ang dalawa dahil nakita ng mga ito ang maraming mga nagkukumpulan na mga aswang. Agad na nagtatago sila sa likod ng mga puno ng kahoy at nag-uusal ng mga orasyon na sa bulag. Pinagmasdan nila ang mga nagaganap sa paligid. Nakita nila ang isang altar doon at nakatayo sa ibabaw nito itong si Don Pedro at ang isa pang matandang babaeng aswang na sa tingin nila maaaring asawa ito ni Don Pedro. Matapos ang kanilang ginagawang ritual, tumayo na ang mga nakatuwad na mga aswang at mas lumapit pa ang mga ito sa nagsasalitang si Don Pedro. Wika nito sa mga kasamahang aswang. Pagbayaran nila ang kanilang ginawang pagpatay kay Abuka at sa aking anak. Uubusin natin ang lahat ng mga tao sa patag. Ipatikim natin sa kanila ang ating bagsik. Patayin silang lahat. At sabay-sabay na umaalulong ang mga aswang. Nang marinig ito nila ni Tatay Doy at Maki, walang inaksayang oras ang mga ito. Mabilis na umalis ang dalawa doon sa lugar. At itong si Tatay Doy, inutusan nito si Maki na puntahan sina Tasya at Jimmy para ipaalam sa mga ito ang kanilang nalaman na mga plano ng mga aswang na abwak. Pagkatapos, dumiritso doon sa patag itong si Tatay Doy para ipaalam na din nito kay Tatay Ignacio ang paparating na panganib. Kailangan nilang makapaghanda agad, lalong-lalo na ang mga taong nakatira sa patag. Ilang sandali pa ang lumipas, pagdating nitong si Tatay Doy sa bahay nila ni Tatay Ignacio, kinakausap agad nito ang matanda. Napag-alaman din ni Tatay Doy na kaya pala ganun na lang ang galit ng supremo ng mga aswang dahil napatay pala ng pamangkin itong si Tatay Ignacio
ang anak na lalaki nitong si Don Pedro. At nalaman din nila ni Tatay Ignacio na napatay din nila ni Tatay Doy ang mga aswang na pumasok doon sa loob ng gubat. Walang inaksayang oras sina Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak at itong si Magno. Sinuyod nila ang lahat ng mga kabayan at ipinalam na kailangan nilang lumipat muna nang matutulugan mamayang gabi dahil plano ng mga aswang na salakayin ang patag. Mayroong isang malaking kuiba ang nasa unahan ng patag. Pwedeng doon muna ang mga tao sa lugar. Matapos na makausap nitong si Tatay Ignacio ang lahat ng mga taga roon at ang namumuno doon sa lugar, agad na lumisan ang mga ito at papunta doon sa kuiba, dala-dala ang mga kagamitan na matutulugan at makakain din nila. Mayroong ilang kalalakihan naman ang nagpresenta na tutulong sa kanila. Dapat din nilang lumaban para sa kanilang buhay, sa buhay ng kanilang mga pamilya at sa kanilang lugar. Sa isip ng mga ito, marahil ito na ang tamang pagkakataon para labanan na ang mga aswang. Nabuhayan kasi ng loob ang mga ito simula nang malaman nila na napapatay ng grupo nila ni Tatay Ignacio ang mga aswang, lalong-lalo na ang dalawang malalakas na miyembro ng pamilya nitong si Don Pedro na sina Abuka at Hercules na tinaguri ang mga malalakas na lahi ng mga aswang. Pero kinausap ni Tatay Ignacio ang mga ito na aalalay lamang ang mga ito sa kanila. Baka kasi mapahamak pa ang mga ito kung sasama sila mismo sa pakikipagbakbakan sa mga aswang mamayang gabi. Nang makalis na ang lahat ng mga tao doon sa lugar, agad na pumuwisto sina Tatay Ignacio doon sa maliit na ilog. Maraming mga malalaking puno ng kahoy ang nandoon. Nagkukubli ang grupo nila ni Tatay Ignacio para bantayan na ang lugar. Alas tres pa lamang ng hapon. Pakiramdam nila na mamayang gabi ang gagawing pag-atake ng grupo nila ni Don Pedro. Ngunit hindi sila nakakasiguro sa plano ng mga abwang. Kailangan nilang unahan ang mga ito. Kaya nandoon na sila si Tatay Ignacio kasama ang dalawang anak na lalaki, ang pamangkin na si Rico at itong si Magno. Kahit na hindi pa gumaling ang mga sugat nitong si Rico, sanhi ng mga kalmot ng kanyang nakalaban na si Hercules, kailangan niyang kakayanin dahil nagbabadya ang pag-atake ng mga kampo ng kadiliman. Ang mga nagpresenta naman ng mga kalalakihan doon sa lugar, nandoon ang mga ito sa gilid ng mga kabayan. Kung may makakalusot man na mga abwak sa grupo nila ni Tatay Ignacio, kayang-kaya na nila ang mga ito. May dalang mga itak at baril ang grupo nila at may dala ding mga bagakay na kawayan. Makalipas pa ang ilang oras, dumating na din doon ang grupo nila ni Tatay Doy sa kinaroroonan nila ni Tatay Ignacio. Pakagat na ang dilim. Tanging naaninag nila ang mga nagpalipad-lipad na mga ibon at ang malalagong kakahuyan sa buong paligid. Nababalot din ng kadiliman ang buong lugar, maliban lamang doon sa mga kabayan, dahil utos nitong si Tatay Doy na panatilihing nakasindi ang mga lampara sa bawat kabayan para hindi maghihinala ang mga aswang na nakaabang sila sa pasukan ng mga ito. Lumipas pa ang mga oras, nananatiling nagmamatsyag doon sa mga kakahuyan ang grupo nila ni Tatay Doy at Tatay Ignacio, hanggang sa pagsapit ng alas 10 ng gabi. Agad nilang nakita sa kalangitan ang mahigit sa 20 mga uwak ang lumilipad-lipad papunta sa kanilang lugar. Sa dami ng mga ito, kahit na malayo pa ang mga uwak, alam na agad nila kung anong klaseng ibon at sino ang mga ito. Napapatayo na sina Tatay Doy. Uwi ka agad nito kay Tatay Ignacio. Ignacio, paparating na sila. Paparating na.
ang mga aswang na abwak. Agad na humanda ang grupo nila. Hawak ni Tatay Ignacio ang buntot pagi at mga itak naman ang hawak ng kanyang mga anak. Palakol ang hawak nitong si Magno at mahabang tabak naman ang gamit nitong si Rico. Habang sina Tatay Doy at Maki, umuusad ng kaunti ang mga ito papunta doon sa batuan na nasa gilid ng ilog. Lumipas ang kalahating oras, nakita nilang papalapit na sa kanilang kinaroroonan ang mga uwak hanggang sa masipat nila ang iba pang mga nilalang ang mabibilis na gumagalaw doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Habang papalapit ang mga ito, nakikita na nila kung gaano ito kadami. Kinikilabutan na sina Tatay Ignacio nang makita nila ang mabibilis na tumatakbong mga abwak papunta ng kabayan. Rinig na din nila ang mga angil ng mga ito. Nagtatalunan agad ang mga abwak patawid ng ilog. Ngunit biglang sigaw nitong si Don Pedro, "Tumigil kayo!" At nag-anyo itong malaking uwak para maabutan ang mga kasamahan doon sa unahan. "May mga kalaban ang nasa paligid." Muling sigaw nitong si Don Pedro. Naramdaman pala nito ang presensya nila ni Tatay Doy. Ngunit inaasahan na ito nila ni Tatay Doy at Maki. Kaya nga umusad sila doon sa tabi ng ilog. Alam nilang anumang oras, maramdaman sila ng mga aswang, lalong-lalo na ang pamilya nitong si Don Pedro na may kaalaman din sa mga orasyon. Bago pa nakahuma ang mga natigilan na mga aswang, inunahan na nila ito ni Tatay Doy at Maki. Mabilis na umigpaw ang dalawa at inabot agad ng mga tagpas ang mga nasa malapit lamang sa kanila na mga aswang. Bagsak agad ang dalawa na nasa gilid ng batuan nang matamaan ng mga tagpas nitong si Maki. Tinamaan ang mga ito sa ulo kaya agad na napaangil at bumulagta ang mga ito. Sumunod din na bumagsak ang dalawa pa doon sa ibabaw ng batuan nang atakihin ito ni Tatay Doy. Nang makita naman nila ni Tatay Ignacio ang paglalaban doon sa batuan, mabilis na lumabas na din ang mga ito sa pinagtataguan at inataki ang mga aswang. Pati nga sina Jimmy at Tasya, hinaribas nila ang mga aswang na nasa gilid ng ilog. Pati nga doon sa kabilang bahagi, inataki na nila ni Maki at Tatay Doy ang mga abwak. Ngunit ang talagang punteriya nila ni Maki at Tatay Doy ay itong si Don Pedro. Bumulusok ng lipad ang mga awak at nag-anyong mga aswang agad ang mga ito. Pagkatapos, umaatake na din agad sa kanila. Sumigaw na din itong si Don Pedro na atakihin na ang lahat ng mga kalaban sa paligid. "Patayin ang mga iyan, ubusin at ipagiganti ang kamatayan ni Hercules at Abuka." Ngunit itong si Mariano, ang isa pang anak nitong si Don Pedro, agad na nakita nito ang dalawang papasugod na sina Tatay Doy at Maki at papunta sa kanilang kinaroroonan. Utos nito sa mga anak na salubungin nila ang paparating na dalawang antinggiro. Habang sina Tasya at Jimmy, nang makitang sumuot sa karamihan ng mga aswang sina Tatay Doy at Maki, sumunod na din ang dalawa. At ilang sandali pa, natalisod itong si Tasya dahil hindi nito napansin ang dalawang mga abwak na nasa ilalim ng lupa. Hinila agad ang paa ng dalaga kaya natumba ito sa lupa at nabitiwan ito ang hawak na patalim. Umikot naman agad itong si Jimmy at mabilis na tumalon. Pagbagsak nito sa lupa, itinarak agad ang dalang balaraw doon sa lupa kung saan nandoon ang dalawang mga abwak. Tinamaan sa liig ang isa kaya agad itong nabitiwan ang pagkakahawak kay Tasya. Habang ang isa, hinawakan ito ni Jimmy sa liig at hinila ito palabas ng lupa. Nang makalabas na ito ng tuluyan sa lupa,
Saktong napulot na ni Tasya ang nabitiwang pataling at buong lakas na itinarak niya ito sa ulo ng aswang. Pinagsasaksak na din ng hawak nitong si Jimmy na balaraw ang katawan ng abwak. Patay agad ang mga ito. Biglang napalingon na din ang dalawa sa kanilang likuran dahil narinig na lamang nila ang pag-igik at pag-angil ng dalawa pang aswang nang akmang aatakihin na sana sila itong si Magno. Sumunod na din pala ito sa kanila at pinagtataga ng palakol ang mga aswang sa kanilang likuran. Maraming salamat kaibigan, ang tanging nasambit nitong si Jimmy. At pagkatapos, muling umusad ang mga ito at inataki ang mga aswang. Ang grupo naman nila ni Tatay Ignacio nagpatuloy sa pakikipaglaban ang mga ito doon sa mga aswang na nasa tabi ng ilog. Hindi rin lumalayo itong si Rico sa mga ito dahil alam niyang walang mga hawak na karga o agimat si Tatay Ignacio. Inalalayan niya ang mga ito sa labanan. Ngunit may mga napatay na din ang mag-ama doon ng mga aswang. Sa kasalukuyan, pinagtutulungan nga nilang tagain ang isang abwak na nagtago sa ilalim ng lupa at akmang aabuti na sana ang mga paa ng isa sa mga anak nitong si Tatay Ignacio. Habang sina Tatay Doy naman at Maki, nakipagbakbakan na ang mga ito sa pamilya ni Don Pedro. Pinagtutulungan na inataki sila ng tatlong anak ng Don. Pati nga ang asawa nitong si Dunya Petra ay tumulong na rin sa pag-atake sa dalawang antinggero. Lumipas pa ang ilang minutong labanan, nagawa nitong si Maki na maabot ang isang anak na babae nitong si Don Pedro at akmang saksakin na sana. Ngunit humarang ang ina nito, kaya itong si Dunya Petra ang tinamaan sa liig ng patalim na dala nitong si Maki. Agad itong umasab at nangingisay. Sinamantala na ito ni Maki at sunod-sunod na ang kanyang ginawang pagtarak sa patalim sa katawan ng matandang babaeng aswan. Dinaluhong naman agad itong si Maki ng mga anak nitong si Dunya Petra. Kaya nang makita ito ni Tatay Doy, agad niyang iwinasiwas ang dalang patalim. Ngunit naabot na ng mga kalmot itong si Maki sa kanyang likod, kaya natumba ito sa lupa. Agad naman itong gumulong para makaiwas sa mga sumunod na mga pag-atake ng mga aswang. Dinamba nitong si Tatay Doy itong si Mariano, ang anak ni Don Pedro, at hinila niya ito. Pagkatapos, sunod-sunod ng pinagtatagpas. Napakaingay ng mga angil ng mga aswang at hiyawan, pati nga mga alulong. Pilit naman na lumalaban itong si Mariano kay Tatay Doy. Ngunit sa huli, nagapi pa rin ng albularyo ang isang anak na lalaki nitong si Don Pedro. Patay agad ito nang bumagsak sa lupa. Dito na napagtanto nitong si Don Pedro na hindi nila kaya ang lakas ng mga kalaban nilang mga albularyo at antinggero. Isa-isang napapatay na ang membro ng kanyang pamilya. Kaya hinila na niya ang dalawang mga anak na babae. Minda, Lucia, mamamatay lamang tayo kung patuloy tayong makipaglaban sa kanila. Kailangan na natin na umatras. Pero itong si Minda, parang wala itong naririnig. Galit na galit ito at patuloy na inaatake itong si Maki. Dala na rin siguro sa kanyang naramdaman na galit at pigati sa nakitang pagkamatay ng kanyang ina at kapatid. Kaya binitbit na ito ni Don Pedro para makatakas na. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang mga ito at nagpalit ng anyo sa pagiging uwak. Sinubukan na sundan sana nila ni Tatay Doy at Maki ang mga ito. Ngunit humarang na din sa kanila ang iba pang mga aswang na abwak. Habang ang mga natitirang mga aswang doon sa may tabi ng ilog, mabilis nang tumalon paatras ang mga ito at sumama na doon sa mga abwak na humaharang kay Tatay Doy at Maki.
Kaya ang grupo nila ni Tatay Ignacio, mabilis nang sumunod na rin ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng ilog. Paika-ika na din ang isang anak nitong si Tatay Ignacio dahil may sugat na ito sa kanyang kaliwang paa. Kumikirot na din ang mga dating sugat nitong si Rico at nasusugatan pa siya sa kanyang likod galing sa mga kalmot ng mga aswang. Ngunit buo pa rin ang kanyang loob para lumalaban, lalo na nakikita na nila ang kanilang tagumpay. Maraming mga nagkalat na mga bangkay ng mga abwak sa paligid ng ilog, pati na doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Wika nitong si Tatay Doy, "Maki, kayo na muna ang bahala sa mga aswang na ito. Kailangan na masundan ko si Don Pedro. Sumunod na lamang kayo doon sa malaking bahay nila. Sunugin natin ang kanilang mga bahay doon sa tubuan at ang malaking bahay na pamamay-ari ni Don Pedro." Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, mabilis nang nag-usal ng mga orasyon itong si Tatay Doy. At pagkatapos, tumakbo na ito habang bumuga-buga sa hangin. Sa ginawa ni Tatay Doy, huli na nang mapansin ng mga aswang na papasuot na itong si Tatay Doy doon sa mga kakahuyan para sundan sina Don Pedro. May ilan sa mga ito ang pumihit para sundan din ang albularyo. Mabilis na tumalon ang mga ito at nag-anyong uwak, habang ang karamihan sa kanila nakipagbakbaka na sa grupo nila ni Maki. Sina Jimmy at Tasya ang umaatake sa harapan kasama itong si Maki, habang sina Tatay Ignacio naman ang nasa likuran. Itong si Magno, nang makita naman ito na sinusundan itong si Tatay Doy ng anim na mga abwak, mabilis din itong tumalon doon sa may ilog at doon na ito dumaan papunta na sa kakahuyan para sundan na din itong si Tatay Doy. Sa isip niya, mukhang kailangan ito ng tulong. Nagpatuloy ang labanan doon sa kakahuyan. Isa-isang bumulagta ang mga aswang nang matamaan ang mga ito ng mga pag-atake nitong si Maki, Tasya at Jimmy. Ganon din ang mga aswang doon sa likuran. Napatakbo itong si Jimmy pabalik doon sa likuran dahil nakita nitong nanghihina na itong si Rico. Dala na rin siguro ng mga sugat nito sa katawan. Napayuko na kasi ito nang matamaan ng kalmot sa tiyan. Lumapit agad sina Tatay Ignacio, "Rico, kailangan muna natin na umatras. Malala na ang mga natatanggap mong sugat." "Kaya ko pa, Tatay Ignacio. Huwag kang mag-alala sa akin," ang sagot naman itong si Rico. Ngunit agad na napabaling ang tingin ng mga ito sa isa pang anak nitong si Tatay Ignacio, dahil hinablot na ito ng dalawang abwak galing sa likuran. Ngunit bago nakakilos sina Tatay Ignacio, biglang napaigik ang isang aswang nang tagain ito ni Jimmy sa ulo at sinundan pa ito sa iba't ibang parte ng katawan sa pagtaga. Nabitiwan ng mga ito ang anak ni Tatay Ignacio. Ang isa sa mga abwak napatalon na ito paatras. Ngunit hindi na hinayaan pa nitong si Jimmy na makalayo ang isang ito. Naabot na ito ng mga tagpas hanggang sa bumulagta na ito sa lupa. Pagkatapos, lumapit agad itong si Jimmy sa grupo nila ni Tatay Ignacio, habang itong si Tatay Doy, gamit ang agimat nito ng saging, sobrang bilis na sinundan ito ang tatlong malalaking uwak na lumilipad papalayo hanggang sa maabutan niya ang mga ito doon sa kakahuyan. Agad na iniusal nitong si Tatay Doy ang mga orasyon na pampahina. Pagkatapos, ibinato niya ito doon sa tatlong mga uwak. Ilang sandali lamang ang nakalipas, biglang bumulusok ng lipad sina Don Pedro
kasama ang dalawang anak na dalaga. Agad naman na nakagawa ng mga orasyon na panguntra itong si Don Pedro. Ngunit ang dalawa niyang anak na babae, patuloy sa pagbulusok ang lipad ng mga ito hanggang sa bumagsak na ang mga ito sa lupa. Kaya walang nagawa ang Don kundi sundan ang kanyang mga anak at nag-anyong aswang na ito. Mabilis na tinulungan ito ang dalawang anak na nanghihina pa, lalo na ang isa na may sugat sa tagiliran. Minda, Lucia, sa lupa na tayo dumaan. Ngunit napatitig ang mga ito nang biglang sumulpot itong si Tatay Doy doon sa kakahuya. Wika agad nito. Hindi nyo na magagawa pa ang bagay na iyan, Don Pedro, dahil naitara ko na ang orasyon sa buong paligid. Ngayon, pagbayaran mo ang ginawang pagpatay ninyo kay Ernesto, ang aking kapatid. Napatitig itong si Don Pedro sa albularyo. Naisip nito agad ang pinatay nila na namumuno sa lugar ng sinawahan. Ngayon, alam na nila kung ano talaga ang motibo ng grupo nila ni Tatay Doy sa pagpunta sa lugar ng sinawahan para ipaghiganti ang kapatid nito. Lumingon itong si Don Pedro sa kanyang dalawang anak. Wika nito. Tumakas na kayo, Lucia, Minda. Ako na ang bahala sa isang ito. Papa Pedro, malakas ang isang iyan. Hindi mo siya kakayanin na nag-iisa. Hindi kami aalis. Dito lang kami at sama-sama na tayo sa labanan. Galit na hinawakan ni Don Pedro ang mga ito. Tumakas na kayo. At pagkatapos, mayroong iniusal-usal na mga banyagang salita ang supremo ng mga aswang. At nang hinawakan niya sa mga sentido ang kanyang mga anak, matapos na gawin yon, biglang may mga pwersa ang humila sa kanyang dalawang anak na dalaga papunta sa ilalim ng lupa at kinalagkad ang mga ito palayo doon sa lugar. Napaangil na lamang ang dalawang babae at napaluha. Wala na silang magagawa pa. Napaiyak na ang mga ito habang tuluyang papalayo. Nang makita ng Don na malayo na ang kanyang dalawang anak, bigla itong umaatungal ng napakalakas. At pagkatapos, mayroong mga pakpak ang tumubo sa kanyang likuran. Makalipas lamang ang ilang segundo, dinaluhong na nito si Tatay Doy. Pinagkakalmot na ito ni Don Pedro at pinaghampas sa kanyang mga malalapad na mga pakpak. Mabilis na mananailagan ito ni Tatay Doy at nang makakita ito ng magandang pagkakataon, dinamba ng albularyo ang mga pakpak na aswang at ibinagsak ito sa lupa. Nang akmang saksakin na sana ito ni Tatay Doy, kumapit naman sa kanya ang malalapad nitong mga pakpak. Bumaon agad sa kanyang katawan ang mga matutulis nitong mga kuko at inihagis sana ito ni Don Pedro doon sa kakahuyan. Ngunit agad naman na nahawakan ni Tatay Doy ang liig nito at nakipagbuno. Lakas, laban sa lakas, labanan ng mga kakayahan at orasyon. Ngunit mas determinado itong si Tatay Doy. Kaya makalipas lamang ang ilang minuto, nakubawan na ito ng albularyo sa likod at pinagsasaksak na ang malapad nitong mga pakpak. Sinubukan na gilitin sana ito ni Tatay Doy sa liig. Ngunit maliksi pa rin ang aswang at agad na pumihit ito sabay kagat sa kanyang liig. Hindi na naiwasan ito ni Tatay Doy. Ngunit mabilis naman niyang naiulos ang hawak na patalim na bumaon sa dibdib nitong si Don Pedro. Napangasab agad ito at nabitiwan ang pagkakagat sa liig ng albularyo. Sinamantala na ito ni Tatay Doy, makailang bisis na itinarak niya ang hawak na patalim
hanggang sa bumagsak na itong si Don Pedro sa lupa. Isang ulos ng kanyang pataling at tumama ito sa liig nitong si Don Pedro na agaran nitong ikinamatay. Kasabay naman ng pagkawala ng buhay nitong si Don Pedro ang pagdating ng mga nakasunod sa kanya na mga uwak at inatake agad itong si Tatay Doy. Ngunit nang biglang bumagsak ang isa nang tamaan nitong si Magno, muling pumaitaas ng lipad ang mga ito at tuluyang lumayo. Wika ni Magno kay Tatay Doy. Tatay Doy, napatay mo na ang supremo ng mga abwak. Oo Magno, mabuti at sumunod ka. Puntahan natin ngayon ang bahay nila ni Don Pedro. Samantalang ang mga abwak na nakaharap nila ni Maki, tumakas na rin ang mga natitira sa mga ito nang makitang wala talaga silang laban sa mga antinggero. Kaya sumunod na din ang grupo ng mga ito doon sa bahay nila ni Don Pedro. Tulad ng sabi kanina ni Tatay Doy, wala na silang naabutan doon. Napakatahimik ang kaloob-looban ng bahay na doon. Wala doon ang mga anak nitong dalaga. Agad na utos ni Tatay Doy na sunugin na ang bahay. Pagkatapos, sinuyod naman nila ang mga kabahayan doon sa tubuhan at sinunog din nila ang lahat ng mga ito. Matapos na gawin nila iyon, bumalik sila doon sa mga kakahuyan doon sa may ilog at isa-isang binitbit ang mga bangkay ng mga aswang papunta doon sa mga kabayan. Sinunog nila ang lahat ng mga ito. Kinabukasan, nagbunye ang mga taong nakatira doon sa lugar nang makabalik na ang mga ito doon sa kanilang mga tirahan. Wika ni Tatay Doy na hindi sila alis dito sa lugar ng sinawahan at patuloy na bantayan ang lugar laban sa mga aswang. Umalis na ang mga aswang na iyon sa lugar ng sinawahan, Ignacio. Matatagalan pa ang mga ito bago mabuong muli ang kanilang angkan. Kakaunti na lamang ang kanilang bilang. Maraming salamat, Doy, sa pagpunta ninyo dito sa aming lugar. Dahil sa inyo, sa loob ng maraming mga taon, makakamtan na namin ang tunay na kapayapaan. Walang anuman, Ignacio, ginawa rin namin ito para matahimik na sa kabilang mundo ang aking kapatid na si Ernesto.